Okay, hello mga tol, and once again, welcome back to channel. We're back with MMOPH, and para sa video na to, mag-share na naman tayo ng mga common knowledge na baka nalampasan nyo sa game or baka hindi nyo napansin. Okay, starting with mission boards. Baka hindi nyo alam na every time na we avail of the mission boards, meron tayong 6 killing quests. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merong dalawang delivery quest. Ito yung may mga idadala ka lang item or meron kang kakausapin. Ito pala yun. O, report delivery. So, kakausapin mo lang yung NPC. And we have 2 yung ipipick up mo lang tapos ibabalik mo sa NPC. Which is a total of 10 daily quests. So, 6 na killing quest. 2 for talking with the NPC, which is madali lang. And 2 ulit na may ipipick up lang na item na dadalhin ulit sa NPC. Either pick up ito or search. Okay guys, punta naman tayo sa loadout. So we can have different loadouts as long as you transfer sa next job. But ang mas common na pag-usapan natin ngayon is yung items. Ano bibig sabihin ng 2, 3, 3, 3, 3, 3 sa items sa ibabaw? Well guys, ang ibig sabihin niyan is that itong item na to is currently nasa loadout 3. Itong item na to nasa loadout 2, itong item na to nasa loadout 3, at yung mga item na walang numbers is yun yung current na unequipped or nasa loadout 1 or current loadout na gamit mo. So minsan nagtataka ka ba't hindi mo ma-dismantle yung mga items. So punta muna tayo sa NPC sa pag-dismantle. Dito ba yun? Okay, so punta tayo kay dismantle NPC. Equipment dismantling. So, andito yung mga ibang item na pwede nating i-dismantle. Pero kung titignan nyo, meron pa tayong isang item na hindi lumalabas. Hindi siya lumalabas sa dismantle item kasi naka-equip siya. So, ang gagawin mo lang is pumunta ka sa loadout 3, yung current location ng item na yun. Tapos, yan, equip mo lang yung item. Okay, so pag na-remove mo na siya, pwede ka nang bumalik sa current loadout mo. Then, pumunta ka ulit sa equipment dismantling. Lalabas na siya. So, ito na yun. So, pwede mo na siyang i-dismantle. So, ngayon, punta naman tayo sa mga emulators. So, a lot of people are saying that you can get banned for using the emulator. That is false news. Kung titignan nyo ang gamit ko is emulator, wala naman akong ginagawang masama. I'm just simply playing similar with others na naglalaro gamit yung phone. Siguro ang advantage lang is hindi umiinit or actually the same lang naman kung gastos din ng isipin or electricity and stuff. Ang isang advantage lang is we can play longer siguro na hindi namin kailangang isipin na mainit na yung phone namin or lobat. Pero kung papansin niyo, merong ROX exclusive Nox player. Ito yung gamit ko ngayon via Nox. And kung pupunta rin tayo sa website nila, makikita nyo na they are actually promoting 3 players that you can use in the emulator form. Merong LD player, nire-recommend ko rin to. Merong Nox player and merong BlueStacks. Currently, ang favorite player na ginagamit ko usually is LD player, lalo na sa ibang games. But for ROX, mas pin-refer kong gamitin yung Nox kasi mas familiar ako sa pag-adjust ng RAM and CPU usage para makagamit ako ng several instances sa multiplayer. Or yung gagamit ka ng multi-emulators para malagin mo rin yung iba mong characters. So, as mentioned, hindi siya nakakaban not unless may gagawin kang kalokohan, which is di mo naman kailangan gawin. So, you can use LD player, Nox player, or BlueStacks. Okay guys, so ngayon punta naman tayo sa Academy Handbook or Academic Handbook dapat. So, ang gagawin mo lang naman dito is yung mga monsters na napatay mo na or napuntahan mo na or napicturan mo na or lahat ng bagong monsters na pupuntahan mo, picturan mo na agad. Ang mangyayari dyan, pwede mong i-upgrade agad yung handbook. So, kung makikita nyo, ito na lahat yung mga monsters na napuntahan ko dati at napicturan ko. Meron din naman akong mga nalampasan. So, make sure lang na tuwing may mapupuntahan kayong bago, picturan nyo na agad para di nyo makalimutan. Lalo na kung habang mga starting players, gawin nyo na agad to para pag tumagal, madali nyo na tong mas makukumpleto and mas madali nyo ma-unlock yung mga kailangan.
Then pagpupunta naman tayo sa gallery, makikita nyo wala pa ako masyadong na-open. Ito yung sa Odin's Blessing, so punta lang kayo doon, tapos take a picture of that monument or statue. So ang next naman natin pupuntahan is ditong Priestess Grace. So andito na ako ngayon. So activate nyo lang yung camera, harap lang kayo doon, basta merong camera option, take a picture. So after you take a picture, punta ka lang ulit sa Academy Handbook, go to Gallery, and makikita mo na lumabas na siya doon. So as long as andun na yung picture ng character mo, you can make sure na meron ka na nito sa ano mo, sa personal sa album. Okay guys, so punta naman tayo sa next tip. So if you want to take pictures of your guild or members or anything significant na ginawa nyo, so take a picture lang. Afterwards, you have the option to save on your phone or to save on your gallery. Kung gusto mong mas madaling hanapin, save on your gallery na lang. So pagka-click mo dyan, automatic masisave na yun sa Academy Handbook. So punta ka lang sa Academy Handbook, go to your gallery, click your personal album, and boom, andun na siya. So pwede mo nang gamitin yan if gumagawa ka rin, gusto mong i-post sa Facebook or social media. Now, kung di mo naman nagustuhan yung picture and masyado nang madaming kalat, just click on the delete button and mabubura mo na siya. Okay guys, this is MMOPH for the quick tips and guides. If meron pa kayong ibang guides na gustong i-share sa madaming tao or sa akin, make sure to leave a comment together with that guide and susubukan natin gawin yung video. Once again, thanks for watching. Like and subscribe and have a good day.